It was mentioned a while ago that you will be having a conversation with the BCDA, and from I'm the IPM out of Luangan, Liwanag, and is my concern is mabalik ko ma'am na i-inform yung batang at DJ title property kat saan kumamantan ang pakialam ng guards gabinig at ada di title property si Jayan issued by the NCIP, and then we are complying with the rules from the BCDA, the SMC, which ada di terms and condition na Jay likod, jelas at di terms and condition na katuyo na daksan na Jay. So dawat bilang ko mga kagigay ko mga original settlers kat saan taunay nga may strict 20 kas jay nga conditions tangan kat basit lang extension. You will get a permit from the SMC. If you will not get a permit, they will not allow you. Iso nga nga ikat kas anong at nga biman lagi jay actual occupant it jay nga ikat marigatan na pa nga mga urnos jay balay da. Lagi jay na tumang sa mga original settlers kat nakatuon, nagpiit. How it, kas ano nga nangyari? So nga, question nila kung madyag at mabalik ko mga handa kung ma-instituan na the actual settlers. Kasi yan lang ako. That is my proposal kat sabi ko mata, may mapanitjay ko na. Thank you. Depende kayo, sir, will be, that will be part of the discussion with BCDA considering that, okay, may cutis na na, but we have to put also some limitations kasi we honestly, we don't know kasi kung sino pa talaga may kante holder dyan. Remember yung mga kantis na lumalabas, heirs of. We don't know kung paano heirs of, and then kung nagpapatayo, hindi naman related sa heirs of. Yung mga situation kasi namin, that's why we're very strict. Anyway, that will be thoroughly discussed in the phase 3. Because when isang initial na i-discuss natin later on, sa phase 3, again, under phase 3, i-classify natin yung A and B na naman. Yung A, ito yung mga original. Kasi, acceptedly, alam namin na in the barangays affected by phase 3, meron talaga, may mga overnight culti or fake, sabi na lang natin, spurious cultis na lang. Siguro, under again that phase 3, i-divide natin ulit sino yung mga original at saka yung mga hindi original para ma-address yung concern natin. So I think for phase 3, i-reserve natin muna para hindi tayo gabihin dito, baka busy pa si Mayor at saka si Congressman. So siguro, concerns lang, other matters na lang para pa. For phase 3, segregation, may clarify kung post the technical working group. May representation ba sa barangay? Yes. Yes, yung barangay na kasama po dun sa DAIAEWG is composed from the City Mayor's Office, Office of the Congressman, GHMC, BCDA, Pulong Barangay, NHA, NCIP, DNR. Yun po yung composition nun. Kaya po, I think we have, you know, we have a very constructive meeting. So probably it's about time that we have to call it a day, man.